So mga tol, naglabas na nga po ng pangalawang video si Casimero ng sparring niya sa Omega Boxing Gym. Kung noong unang naka-sparring niya mga tol, ang featherweight boxer na si Rodex Piala. Ngayon naman, naka-sparring naman niya ang former OPBF Super Bantamweight Champion na si Pete Apolinar. At sa hindi nakakaalam mga tol, dati na nga ding naka-sparring ni Naoya Inoue itong si Pete Apolinar. Kakaibang galawan nga po ang pinakita ni Casimero mga tol dito kay Pete Apolinar. Kung noong unang sparring ni Cuadro Alas kay Rodex Piala, marami ang nagsasabi na talo sa puntusan si Casimero. Pero pagdating dito kay Pete Apolinar, pinakita ni Casimero ang tunay niyang galawan. Kung saan makikita natin mga tol ang mabangis na Cuadro Alas, pinipressure nito si Pete Apolinar. Pero pigil pa din ang suntok na binibitawan ni Casimero. Pagkatapos nga po ng sparring na yan mga tol, napag-alaman nga po natin na nagbigay ng reaksyon si Pete Apolinar sa naging sparring nila ni Casimero. Courtesy of Antay Marokoy Academy, dito nga daw po sinabi ni Diego Bandido ang sinabi ni Pete Apolinar na kung makakatama daw ng isang solid si Casimero kay Naoya Inoue, kung sakaling makalaban daw niya ito, knockout daw ang aabutin ng monster ng Japan. Na ikumpara kasi ni Pete Apolinar ang sparring niya kay Naoya Inoue at Casimero. Pagdating kay Naoya Inoue, focus daw ito sa speed at snap para makapag-generate daw ng malakas na punching power. Pero ganun pa man, kakaiba din daw ang lakas ni Cuadro Alas, kaya nasabi niya na may paglalagyan itong si Inoue. Nagulat din daw si Pete Apolinar mga tol dahil akala nito na ang makaka-sparring niyang Cuadro Alas ay ang naka-sparring ni Rodex Piala. Pero isang leon daw umano ang umatake sa harap niya. Sa pinakita ni Casimero, gigil at gutom daw ito, kaya banta nito sa makakalaban niya sa May 13 sa Okada, Manila na si Pilipos Nitumbwa. Hindi daw ito magtatagal kay Cuadro Alas. Isang bagay lang po ang tinitiyak po ni Pete Apolinar, na pag tumama po kahit isang solid punch lang ni Cuadro Alas kay Naoya Inoue, night-night po. Ganon po kalakas. Dahil binigyan tayo ng highlights ni Dudong Diego o ni Maharlika Mahal Kita Podcast, na nung pumunta yung promoter ay nag-sparring si Champ for the film at para matunog nga ng mga promoter. So akala ni Pete Apolinar yun na yun yung mga galawan ni Champ. So kanina he was so amazed. So as what Dodong Diego said, nagkaroon po ng 6 na rounds of sparring. Inoue is just relying his speed, but the way he punts is not totally as devastating as Cuadro Alas. Samantala naman mga tol, may nagsuggest naman ng isang pan kay Casimero. Dapat umano ang kunin ni Casimero na ka-sparring yung malaki at mataas ang timbang sa kanya. Katulad ni Aldea, Suarez, Lorente, Tipura at Santisima. Sagot ni Cuadro Alas mga tol, mas magaling pa nga daw itong si Pete Apolinar sa mga pinangalanan niyang boxer. Sa kabilang banda, super excited na nga po itong si Ryan Garcia mga tol. Noong papunta po kasi sila sa Las Vegas, nagsisisigaw itong si Ryan Garcia kasama ang team niya. 4 na araw na lang kasi mga tol, magaganap na ang bigating laban niya kay Jerbonta Tank Davis. Kumpiyansang kumpiyansa na nga po si Ryan Garcia mga tol na siya ang mag-uuwi ng panalo. Let's go baby! We're